What's up, horror fans? This is your boy, Crypt Keeper. At bago natin umpisahan ang napakalupet na kwentong ito, ay shoutout muna sa'yo. Oo, ikaw nga, wala nang iba. At kung hindi ka pa nakasubscribe, ay pindutin mo na ang subscribe button. At huwag mong kakalimutan na isama ang notification bell para lagi kang updated sa Creepy Noise Stories. Anyway, umpisahan na natin. Takutan! Lisa na yan. Magandang araw, Sir Creep, at sa lahat ng listeners ng Tales from the Creepy Noy. Naway nasa mabuting kalagayan po kayo sa mga oras na to. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Dora. Nais ko pong ishare sa inyo ang ilan sa mga horror experience ko simula ng pagkabata. 31 years old na po ako ngayon. Ngunit nananatili pa rin sariwa sa aking alaala ang mga experience kong nakakatakot at puno ng kababalagan. Inborn clairvoyant po ako, kaya madami akong nakikita na hindi kayang makita ng normal na mata. Simulan po natin sa kwentong ito. Nangyari ito noong 8 years old pa lang ako sa dati naming bahay sa dulong bayan, Santa Maria, Bulacan. Sa likod ng bahay namin ay may mini forest na palagi kong pinupuntahan, lalo na kapag wala kaming pasok sa school. Sa kaliwang part ng mini forest na yon ay may abandonadong bahay na palagi kong tinatambayan. Malapit lang yon sa amin. As in, malapit na malapit. Kaya kitang-kita mo yung loob ng bahay. Pinalagyan pa nga yun ni Papa ng ilaw sa labas para hindi raw nakakatakot tuwing gabi. Yung kusina namin, Sir Creep, nasa labas. Open lang siya. Kaya kitang-kita mo yung bahay na yon mula sa aming kusina. Doon din kasi ako palaging naghuhugas ng pinagkainan. Sariwang-sariwa pa sa alaala ko. Isang araw, Linggo ng gabi, habang naghuhugas ako ng pinggan sa may kusina, napatingin ako sa abandonadong bahay na yon. Sa labas, may ilaw, pero sa loob, wala. Magkagayon pa man ay kitang-kita ko pa rin yung loob. Noong mga oras kasi na yon ay napakaliwanag ng sinag ng buwan. May nakita akong paa na nakalutang sa loob ng bahay. Nagtaka ako kasi alam kong wala nang nakatira doon. Matagal nang umalis. Kaya ang ginawa ko ay pinuntahan ko yung bahay para tignan kung sino yung nakapasok nang hindi ko alam. Hanggang ngayon ay pinagsisisihan ko talaga ang ginawa kong pagpunta sa bahay na yon nung mga sandaling yon. Habang papalapit kasi ako ay iba ang kabog ng dibdib ko. Hindi ko maipaliwanag ang kaba at kilabot na nararamdaman ko nung mga oras na yon. Dala na din ng aking kuryosidad ay tumuloy pa rin ako. Gusto ko kasing malaman kung kaninong paa yung nakita ko na parang nakalutang. Habang papasok ako ng bahay, wala akong ibang naririnig kundi ang yabag lang ng mga paa ko at mga huni ng ilang kulisap. Nang nakapasok na ako sa bahay, nakita ko na ang gusto kong makita. May paang nakalutang. Unti-unti itong umiikot paharap sa akin. Hindi ko muna inangat ang mga mata ko dahil grabe ang kaba at takot ko nung mga oras na yon.
Habang tinititigan ko yung mga paa, unti-unti itong gumagalaw. Para itong naglalakad, papalapit ito sa akin. Sinubukan ko nang itaas ang paningin ko mula sa mga paa at kukunyang maitim. Binti na puro violet na dahil sa tila mga pasana tinamon nito hanggang sa kulay puti niyang damit na halos naging kulay pula na ng dahil sa dugo. Pinagpatuloy ko ang pag-angat ng aking paningin. Nakita ko yung mga kamay at kuko niya. Puro itim na din. At may mga pasa. May bahid pa ng malaking hiwa yung braso niya. Halos humiwalay na yun sa katawan niya. Nang makita ko ang dibdib niya, ay may nakatarak na kutsilyo. Ang leeg niya naman ay may lubit pa hanggang sa makita ko ng buo ang mukha niya. Hindi na ako nakagalaw. Gusto ko nang umiyak dahil sa sobrang takot na nagdaram ako. Nakatayo lang ako doon sa may sala ng bahay habang nakatingin ang babaeng papalapit sa akin. Hindi na ako nakagalaw na parabang naging estatwa ako nang makita ko ang mukha ng babae. Purong ubi na ang kulay nito. Basag ang noo. Itim na din ang mga labi niya na may lumalabas pang mga dugo. Nanlilisik ang mga mata niya na animoy lumuluha din ang dugo. Galit na nakatingin nito sa akin. Ang huling natatandaan ko noon ay ang pagsigaw ko ng malakas at tuluyan na ngang nagdilim ang paningin ko. Nang magising ako ay nasa bahay na pala ako. Nakita kong umiiyak si mama at ate. Si papa naman galit na galit. 2 days na pala akong may lagnat at nung nakita nila ako dun sa abandonadong bahay ay nakahandusay daw ako sa semento. Walang malay. Agad naman nila akong inuwi sa bahay. Ang taas daw ng lagnat ko at nagdidiliryo na din ako. Iisa lang daw ang sinasabi ko. Ayoko! Hanggang dito na lang po. Sana ay nagustuhan nyo ang maikli kong kwento. Salamat, Dora. Kumusta Sir Creep? Ako po ulito, si Dora. Ang kwentong ito ay nangyari way back 2009, 11 years to be exact. 20 years old ako that time. Nag-work ako sa Office of the City Engineer or DEPW na located sa isang city hall sa Manila. Ginabi ako noon dahil may inaasikaso kong mga papers para sa isang project namin. Alam ko na dati pa, may mga nagpaparamdam o nagpapakita na sa hallway at sa mismong loob ng office namin na isang dalagita. Pero hindi ko na lang to sinasabi sa mga office mates ko para iwas takutan at iwas chismis na rin. Sa office kasi namin ay hindi naman naniniwala lahat sa mga multo o sa may mga third eye. 7 PM na ng mga oras na yon at ako na lang ang mag-isa sa office namin. Habang busy ako sa mga paperworks, may narinig ako na mga pagtawa at pagtakbo sa aking paligid. Hindi ko na lang pinansin at tuloy lang ako sa ginagawa ko hanggang sa yung ilaw sa office namin ay nagsimula ng mag-flicker. Ang buong akala ko that time
ay tuluyan nang masisira ang mga ilaw. O baka bigla na lang itong sumabog. Nakaramdam na ako ng kaba. Nasa isip ko kasi na baka poltergeist ang makaharap ko. Kasunod ng mga tawa at pagtakbo na yon ay ang paggalawa ng mga chairs at drawers. Dinig na dinig ko rin ang paglagabog ng pintuan sa office. At sa point na yon, alam ko, magpapakita na sa akin yung dalagita. Oo, aaminin ko. Kinakabahan ako. Pero nilakasan ko yung loob ko. Alam ko, kapag nagpatalo ako sa takot, ay kakainin ako ng buo nun. At baka mabaliw pa ako. Huminga ako ng malalim at pumikit ako para pakalmahin ang sarili ko. Pero kahit nakapikit ako, ramdam at rinig ko pa din yung mga pagtawa niya at pagtakbo, pati na yung mga galawan ng mga upuan at drawers. Maya-maya, huminto yung ingay na yun. Akala ko naman ay tuluyan na siyang umalis. Akala ko lang pala yun. Dahil pagdilat ko ng mga mata ko, nakita ko siya sa mismong harap ko. Nakaupo siya sa desk at ilang di pa lang ang layo ng mukha namin. Nakatitig siya sa akin. Parang hinihintay niya talaga na dumilat ako. Sa sobrang gulat ko, napasigaw ako at napatayo. Napamura pa nga ako dahil sa sobrang pagkagulat. Biglang nawala yung dalagita sa harap ko. Ngunit dinig ko pa din ang pagtawa niya na parang tuwang-tuwa kasi nga natakot niya ako. Pinagpapawisan ako that time. Muntik pa akong maihi sa pants ko. Oo, aminin ko, muntik akong maihi sa sobrang takot at pagkabigla. Kinalma ko ang sarili ko kasi alam kong babalik pa siya at muling magpapakita. Umupo ulit ako sa chair ko. Habang nagpapakalma, nagsalita na ako. Kinausap ko siya na magpakita sa akin at huwag akong takutin. This time, nakahanda na ako sa pagpapakita niya muli. Muli akong pumikit, huminga ng malalim bago dumilat. Inaantay ko ulit siyang magpakita sa akin. After 5 minutes, nawala yung pagtawa niya at mga pagtakbo, gaya nung nangyari kanina. Pero this time, nakadilat na ako, kaya nakikita ko ang mga nangyayari sa paligid. Hindi nga ako nagkamali, kasi muli na naman siya nagpakita. Ngunit sa pagkakataong ito, ay mas malala na. Kulay pula na ang mga mata niya na may lumalabas pang dugo. Nanlilisik itong nakatitig sa akin. Ngayon ay kitang-kita ko na ang buong itsura niya. Yung mga mata niya, dilat na dilat. Tapos yung buhok niyang hanggang balikat ay medyo curly. Meron din siyang ribbon sa buhok niya. Nakakulay ng kanyang dress na light blue. Naka-white na dalsyo siya na may ribbon din sa bandang likuran na parang nasa 50s era ang style ng pananamit niya. Nandilisik ang mga mata niyang nakatitig sa akin. At sa isang iglap ay naging isang dipa na lang ang layo ng mga mukha namin. Yung kilabot ko nun, grabe na, pero hindi ko pinapakita na takot ako. Tinanong ko siya kung anong kailangan niya. Bakit siya nagpapakita sa akin? Pero hindi siya nagsasalita. May boses akong narinig sa isip ko. Boses ng isang batang babae. Espanyol ang lingwahe nito. Pero naiintindihan ko naman kahit papano. Yung sinasabi niya ay sumama daw ako sa kanya. Kasi nalulungkot siya. Sasagot pa sana ako, kaso biglang bumukas yung pinto ng office namin. Pumasok yung matandang janitor
na galit na galit at nagsasalita ng Latin. Kasabay nun ang pagkawala ng espiritu ng dalagita. Tinanong ako ni Mang Kanor kung okay lang daw ba ako. Sabi ko, okay lang naman po ako. Si Mang Kanor nga pala, isa sa mga close ko na janitor sa office namin. Manggagamot din siya. Pero sa totoo lang, nawiwirduhan talaga ako sa matandang yon. Kung minsan kasi, bigla na lang sumusulpot kung saan. Hinintay ako ni Mang Kanor hanggang sa matapos ako magligpit. Tsaka niya ako sinabayan hanggang sa sakayan ng bus. Binilinan pa ako ng matanda na mag-ingat sa pag-uwi ko. Habang nasa bus na ako at nakupo sa isang upuan, napalingon ako sa isang salamin. Ganun na lang ang kilabot na nadama ko nang nakita ko ang dalagita. Nasa tabi ko pa rin siya at nakatingin sa akin. Tinanong ko kung anong pangalan niya. Ang sagot niya, Arabella. Habang nagtatype nga pala ako ngayon ng kwentong ito, ay nasa harapan ko pa rin si Ara. Gaya ng dati, nakatitig na naman siya sa akin. Pero sanay na ako. 11 years ko na siyang kasama. Simula ng araw na yon, hindi na siya umalis sa tabi ko. At kahit saan ako magpunta, ay nandun din siya.